Sa kabila ng pahayag ng palasyo na aalisin na ang Priority Development Assistance Fund o PDAF, duda pa rin ang mga Pinoy na tatanggalin na talaga ito at baka raw papalitan lamang ng pangalan. Kaya ang mga netizens gumana na naman na makukulit na imahinasyon at nagmungkahi ng mga bagong pangalan para rito. My News to Go, si Bam Alegre. Mismong si Aling Josie na nagtitinda ng lechon baboy, sawa na sa pork barrel. Hindi man nakasama sa luneta dahil kailangan kumayod, kaisa raw siya sa mga panawagang i-abolish na ito. Kasi kawawa yung mga mahirap eh, di ba? Basta para sa taong bayan, kinuha pa nila. Libo-libong Pilipino pa rin ang nagdududa na hindi naman talaga tuluyang tatanggalin ang pork barrel. Maaring mapalitan lang daw ng pangalan. At dahil dyan, gumana na naman ang malikot at makulit na imahinasyon ng maraming Pilipino. Papalitan daw baka mo ang PDAF? Narito ang ilang mungkahi mula social media. Simulan mo, Aling Josie! Selected departments or budgetary are always out, always. Eh, ganun din yun eh, pork barrel din yun eh. Outlay for the interest of the police and team. Budgetary allocation for collaborative outreach nationwide. Abe ko na. Ayon sa ilang netizen, kawawa naman daw ang baboy. Laging nadadamay sa mga nagnanakaw umano sa kaban ng bayan. Kaya nga minabuti ng ilan na ipangalan hindi sa baboy, kundi sa krimen. Di ba, Mamang Polis? Holistic lawmaking for development of all Filipinos. Hold up. Countryside Universal Priority Initiatives Treasury. National Alignment of Countryside, Amelion Region and Welfare, Nakaw. Eh, ganun din. May ilang suggestion naman na tila ba may patutsada. Benigno Aquino Development Assistance Fund. Badap. President Aquino's nationwide outlay for transparency. Pag binuo po ay panot. Ang panawagan naman ng ilan, kung aalisin ang pork barrel, abay dapat pati raw ang tinatawag na Presidential Pork o PSF, Presidential Social Fund. Actually, mali dyan ang target eh. Kasi walang pork barrel ang executive branch. Dahil by constitution mismo, sila naman talaga ang may mandate magasta. Dapat nandun lang yan sa framework ng transparency and accountability. Pero sa pananaw ng isang political analyst, mahihirapan daw alisin ang pork barrel ng mga mambabatas dahil malalim ang ugat nito. Hindi talaga magkakaroon ng abolition unless magkaroon tayo ng pagbabago ng tinatawag na political patronage system sa Pilipinas. Ang kaibahan po ngayon, dati yung 70 million, hindi mo alam kung anong gagawin ng ng kongresista. Tinanggalan natin yon. Ang gagawin lang niya, titingnan niya kung anong mga pangangailangan sa kanyang distrito at ipopropose niya ang mga mas mahalaga. Bam Alegre, GMA News.